Welcome back to my channel, Lovelylyn! May share lang po ako sa inyo tungkol sa video nito. Ito pa ay tungkol sa isang may na-experience ako kahapon lang. At yun ay sa isang mama na dumaan sa aking tindahan. Nakakamangha, pero for the first time ako ay naka-encounter ng ganito. Yun na yun po ay yun po palang dumaan sa akin, pumasok sa tindahan ko. Hindi gaano siyang pumasok doon lang sa may bungad. Salita siya ng salita, siya pala isang Speratista. At gusto, siya daw ay mind reader daw siya. At inaalok niya ako ng magpa-read daw ako sa kanya ng palad. Ako tumatawa-tawa lang, sabi ko, hindi po muna. Pero bago man, para ako yung makumbinsin niya, salita siya ng salita na tungkol sa akin na nababasa na pala niya ang aking aura, ay hindi lang aura, pagkatao ko, na marami siyang nasabi sa akin na totoo at na namamangha ang dalawa kong tauhan na si Cesar Manlabas at si Jennifer Nocom. Shout out sa inyong dalawa. Namamangha na talagang hindi lang lima yung nasabi niya tungkol sa akin ay totoo. Ayun. So, ayun. Ako'y nagtataka sa tapos ay salita siya ng salita. Ano niya? Kinukumbinsin niya ako na magpabasa nga daw ng aking palad, sabi ko. Tapos sabi ko, kuya, medyo matumal ngayon sa kanalang po. Ay, hindi daw siya babalik kasi malayo pa daw siya. Malayo daw ang kanyang lugar. Sama sinabi, Alabamba, saan? Limot ko na. O Baclaran. Tapos sabi niya, kami daw tatlo ng tauhan ko ay mga M daw ang mga palad namin. Ibig sabihin, di ba, yung mga M, ako hindi masyadong pagka-M, kaya siguro hindi nga ako mayaman. Ano lang, kahit paano may pera naman, kahit may utang. Kung kami daw ay M, ang mga palad, ay siya daw ay triangolo. Ayun nga po, totoo, at for the first time, makakita ako ng diamond na ano sa kanyang palad. Limot ko kung kaliwa ba, ay kanan ba, o kaliwa ang kanya. No? Talagang pinakita po sa akin gano'n ang kanyang palad sa aming tatlo. Na talagang kakaiba nga po ang guhit ng kanyang palad na, ano, hindi ko lang alam kung anong ibig sabihin noon. So, kayo na po ang mag-ano kung sakaling, ano, i-comment nyo kung anong ibig sabihin ng triangle ang guhit ng palad. Pero sa akin pong sariling kaalaman, ay amang ganun po ay yung may kaalaman sa mga, ayun nga, exactly, meron siya isang Speratista. At hindi ko lang first time na naka-encounter ng Speratista. Isa sa tiyo ko ay marunong din gumaganyan. At nung dalaga pa ako ay nabunutan ng ngipi ng isang Speratista na gaya ng inaalok niya kahapon na magpabunot daw, kung sino daw ang gustong magpabunot sa amin ng ngipin, palito lang daw ang pag-aano niya ang kanyang gagamitin at nag-oopera daw siya, etc. Ang dami niya pong inaalok na posible niyang gawin o ginagawa niya na kumaga para ding sa ano, yung mga ginagawa ng doktor ay kaya din daw niya. So, hindi ko naman sinasabing ako yung naniniwala o hindi ko naman sinasabing hindi totoo yung sinasabi niya. Pero ako guys ay naniniwala din sa mga ganyan. Kaya lang may yung ibang inaalok niya sa akin ay tinanggihan ko kasi medyo tagilid ako doon kasi may sa sarili kong experience ay may nalaman ako ng ganong bagay na hindi dapat. Yun po ay yung tungkol doon sa pagkakaroon ng mga panguntra ay para sa akin po kasi ay dasal pa rin ang number one na panguntra sa lahat ng bagay. Ang dasal pa rin ang pinakamakapangyarihan. Di po ba? Yan ang aking pinaniniwalaan. Pero disclaimer lang po sa mga hindi naniniwala sa ganyan, ay ako po din ay naniniwala. Na yun nga, may side lang ako hindi pinaniniwalaan, pero yun nga, yung experience ko kasi na sa mama na yun ay marami siyang nabanggit na totoo at ayaw ko na lang sabihin siyempre yung iba at kaya ako naniniwala po unang-una
Kasi kaya po ako naniniwala sa ganyan. Naika-experience po ako ng bunungutan, ng ngipin sa pamamagitan lang ng flies, pero hindi ako nasaktan. So, eh, yun po ay na-experience ko nga nung ako ay dalaga pa. Na nabunutan po ako ng aking ngipin dito, ng Speratista. In one time, ay binunot sa akin ang apat na ngipin sa aking harapan. Kasi ako po nung na hindi maganda ang ngipin sa harapan. So, ano po ang aking, ano, medyo, talagang hindi maganda ang aking, ano, dito. Kaya, yun, pinabunot ko ang ngipin ko. Sa kagustuhan ko maging maganda ang ngipin ko, ayun, at tsaka akong, na nilakasan ko ang loob ko na maniwala at, ano, sumampalataya sa kanya. Kaya ako'y nabunutan po at naging successful naman. After na mabunutan ako, after a few hours, ako ay nagbiyahe nang wala akong na-experience na ano, kasi siyempre yung actual na yung pagpabunot ng ngipin ay magkakaroon ka o sasakit ang ngipin mo, bawal kang mabiyahe, bawal kang matagtag o maraming bawal, di ba? Ayun, yung pagbunot sa akin na yun ng ngipin ay talagang ako yung nagtaka dahil ako yung nagbiyahe ng ilang oras ay okay naman, wala namang nangyari sa aking masama. Sa ano, hindi siya sumakit. Okay lang, nagdugo ng konti, pero ano lang, wala na. Sabi ko parang, ayos yun na, talaga palang totoo. Ayun. Pero yun nga lang, ramdam ko yung paghawak ng flies, pero pag, yung pag-ano, parang wala lang. At second, ano po, at isa pa po, ay ako ay may tiyo nga na, nagaganya na marunong siya magamot, maganon, magbunot ng ngipin, at saka marami siyang kaalaman ng kung ano-ano. Ng mga parang, in short, parang anting-anting, mga ganon yan. Hindi ko lang alam, hindi ko lang nakita ang kanyang ano, kung ano nga yung kanyang guhit ng palad. Pero, kasi na-experience ko po yan, naanuhan ko po yan, nasubukan ko po yan na, kaya hindi ako naniwala sa kanya na kung gusto daw akong bigyan noon ng panguntra sa yung mas maswerte daw po ako, sabi ng mama kahapon, kasi bibigyan daw niya ako, kaya lang, mahal nga lang. Pangontra sa yung halimbawa, hindi na mangungutang, babayaran pag may nangutang, yung mga ganon. Maraming klaseng pangontra, ay, isang klaseng pangontra, pero marami ang pwedeng makontra niya. So, para sa akin, inisip ko man yung swerte ko, pero sabi ko, ako din naman hindi ganun ka, ako din may kahit paano yung swerte na rin. Eh, isang bagay lang ako hindi swerte sa pag-ibig ko. Yun lang po. Out na tayo dyan. Charot. Yun lang po ang ano ko. Oo nga, swerte ako sa hanap buhay kahit paano. At malas sa love life. Ayun. Yun nga, ang tiyo ko kasi, at may nalaman din ako sa iba na yung mga ganyan may mga pangontra ay hindi maganda sa buhay. Lalo kung parang pag-anon. At isa ding patunay ko ay ang aking ama, ang aking tatay, mahilig. Marami pong ganyang mga panguntra. So, ayan, ganyan. Eh, kumbaga, nahaharang mo. Kaya nga sabing panguntra. Eh, ganun, parang ano sa Diyos, yung saliw, ano sa Diyos, tawag doon. Kontra sa Diyos, o, diba? Parang, in short, mga anting-anting, diba? Isipin mo, parang magic, o, diba? Black magic, isa ibang ano din. Black magic, kaya, ayan. So, ayan. Kaya ako naniniwala din na talagang parang hindi talaga maganda. Kaya hindi ko tinanggap yung offer niya sa akin na panguntra. Ay, sabi ko, tinanong ko din naman kung magkano. Ay, more than 1K. Sabi ko, ay, wag mo na. Hindi pala maganda rin ang masyadong mabait. Pagdating sa pera o magpagkatiwala sa pera, may magchat-chat sa akin, hiram daw ng ganon. Iiyak o tatawag. Oh my God, sabi ko, tulungan mo po ako, na lang sana ay panalunan ng loto para ipamigay ko yung ano na yan sa daming pong nagbimisin sa akin ng pautang, paload, magaganyan. Sorry, happy. Sorry sa mga naano ko, nabanggit ko lang. Kasi simple na papansin ko. Ako, aday, tama nga yung sabi sa akin ng mama kahapon, ako ay lapitin ng mga, sabi, mananamantala daw na kapwa ko, may kaibigan daw akong ano, pero may madami daw sa akin nagmanampa-plastic at hindi nagiging totoo. Siguro nga ay maraming hindi nagiging totoo, kaya ako ay na tawag doon,
nalalapitan ng gano'n na yung mga, ang dami po akong, dami kong pautang na hindi nabayaran nila. Eh, sana naman, shout out sa mga napautang ko na pero wala akong magagawa nga kung wala silang maibabayad. Hindi naman ako makakapamilit ng paningil kasi magagawa ko, wala akong masingil. Gaya ngayon, ayan, may pautang ako, yung ipinautang ko, ako anaka, sa Bombay. O, ako ngayon nagdudusa. Ayan, ko, oh my G, ano ba itong nangyayari sa akin? Na minsan, karamihan po talaga, hindi ko matanggihan. Kaya ako'y naniwala din doon sa, doon sa mama kahapon na ganun yung aking karakter. Karakter na talagang, ako'y, ewan ko, bakit ako'y ganun? Hindi ako nagbubuhat ng sarili kong bangko. Kumbaga, sinishare ko lang din sa inyo na mag-isip po kayo pagdating sa pera. Na ako naman, na yung nangyayari sa akin, o nangyari sa akin ay, grabe, sabi ko, ang dami talagang nakadinggoy sa akin, pero yung iba hindi man ako naloko ay, gusto ko lang sa inyo, kaya i-share ko ito sa inyo para at least magkaroon din kayo ng idea na hindi basta-basta magtitiwala sa tao, hindi basta dapat laging naaawa sa kapwa, maging kapamilya man yan o hindi, kaibigan, lalo na kahit kaibigan man lang sa FB, ay na-experience ko po yan, kaibigan ko sa FB. Suki ko. Oh, medyo. Ewan ko, kasi sabi nga ng tauhan ko, kasi ate, ang dali mong lapitan kasi ganyan-ganyan. Ay, wala akong magagawa. Sabi ko, paano ba ito? Eh, ako naman na nagigipit. Kaya minsan sabi ng anak ko, Ma, bakit ganyan ka? Tapos ikaw naman ang nakakapos. Ay, parang nga sabi ko, mali. Mali pala ang masyadong mapagtiwala at mapagbigay sa kapwa ng ganun. Kasi ako, kaya ako minsan na ayan na po buwit ako. Ako naman ang nahihirapan. Kaya sabi ko, ba itong buhay ko na ito? Parang may mali po talaga. So, kayo na lang po ang mag-anong sa akin. Paki-advise naman nyo na lang po ako kung ano nga ang masasabi nyo sa ganitong mga sitwasyon na nahihirapan din po ako minsan eh. Ako ay lapitin nga ng ganon. Siguro nga, ako'y naano nila na ako'y ganon, pwedeng lapitan. Ay, salamat po sa pagtiwala nyo sa akin, pero ang daming nakautang sa akin, magbayad naman kayo sa akin, kasi ako din ay may utang. Oh, gaya po, ito, isa ko pong paalala yan sa mga mga OFW. Ako po ay nag-abroad, ayan, na-picture ko na po yung iba nito sa previous, vlog ko, na ito ang pagpautang po, pag ikaw ay nasa abroad, ay mali. Kasi inisip ko yon, sorry sa mga napuutang ko na alam kong, sorry. Kumbaga, naging parang gusto ko lang din maging lesson sa kanila, sa ibang mga makuha ng aral na mga kapwa ko FW, yung mga ngayon, ang mga present na nasa ibang bansa. Ayan, diba naman, ang hirap ng trabaho natin sa ibang bansa, tapos ipauutang lang natin. Ayun nga ay nagawa ko nung kasi, wala, sobrang akong tiwala sa kapwa. Ang dami ko nung napautang, may 10,000, may 5,000, may 8,000, may 20,000, may ganun. Sabi ko, naisip ko na nung huli, mali pala. Isang chat lang sa akin, hindi ako makahindi. Tapos yung mga pangako nila, napako. Ako ang kawawa, umuwi akong konti ang pera. Ay, mali po, ayan. Maging aral po yan sa inyo yung mga OFW dyan na talagang medyo sikipan nyo ng ang inyong sabihin na nilang maramot kayo, pero gawin nyo na pong salaminin nyo yung naging experience ko na marami akong napautang. Hindi naman ganun kalakihan. Kumbaga, may 10 nga, may ilang 10, ilang 15, ilang may 5,000, may 8,000, may kung sa bagay, iniisip ko na lang, natulong ko na lang yon sa kapwa ko. Kaya lang parang sabi ko, medyo talo ako. kasi yan. Umuwi akong
Ganun lang ang bit-bit ko na pera. Tapos, plus nagkasakit ako, di ba? Kaya kayo, yung mga OFW dyan, magkaroon ng aral. Yun nga, para ako sirang plaka. Ano yun nyo po? Ingatan nyo yung pera nyo na pinagpawisan. Isipin nyo na para tayong alili dyan sa ibang bansa. Tapos mapapautang o mapapamigay lang natin. Pero normal na po yung... Tama lang din naman yung tumulong ka na ano. Pero yung iba nga nananamantala, ayan. At ako naman, nadala nung ibang nananamantala talaga. Bakit ganun nagawa nila sa akin na hindi ako naman bayaran? Eh, nangako naman sila. Sabagay, talaga naman ganun. Kahit hindi OFW, may mga manghihiram ng ganun. O, gaya na lang sa mga tindahan, o, diba? So, medyo napapahaba na po ang aking video. Ay, yun lang po ang pinaka-purpose ko. Yung huwag magtiwalang masyado sa kapwa. At huwag masyadong maawa, bawasan ng awa. Kasi, balang araw, ikaw ang kawawa. Di ba? O, gaya ko po. Di ba? So, yun lang guys ang masishare ko sa video na ito. At kayo na po ang humuska sa akin. Kung ano, kung talagang ano, magalit kayo sa akin. Sobrang tanga ko. Napasobra ba ang tanga ko? Thank you guys for watching and sana nakakuha kayo ng aral. Bye! God bless everyone and good night. Ako ay pagod na magpapahinga na. And ay nagpapa-shoutout nga pala ang aking binilhan ng blouse na ito. May binilhan akong kaibigan dyan. Ito, yan. Ang pangalan niya ay si Hanisa Aziz. Ayan, isa po siyang Muslim. Mabait siya. So, shoutout sa iyo kaibigan. Salamat at ako'y nakatawad sa blouse na ito. So, andayin mo ang pagbabalik ko. Bibili ulit ako. So, ayan guys, kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang po kung gusto niyo. At isa-shoutout ko kayo. At syempre, don't forget to subscribe, like, and share. Lovelylyn lang po. Thank you very much.